Okay, thank you. Sige, dahil tapos na yon, we now go on to our third presentation, which will be presented by the Learning and Growth Perspective. So, si Major Sanidad, ma'am, ikaw mag-present? Nakamute. Yan. Good afternoon, sir. Hi, good afternoon. Okay. Good afternoon, ma'am. And good afternoon to everybody. Sergeant Pereira and I will be presenting to you the learning and growth perspective. Sergeant Pereira, were you able to give it to Sergeant Henson, the presentation? Nasa akin ngayon, wala si Henson kasi. So nakita ko naman. Para lang, recorded session lang tayo. Yes, so that people can go back. Can you? May I ask you, Sergeant Pereira, to start sharing the screen so that mute po tayo sa share screen. Hindi po makapag-share screen. Okay. Naka-disable. Naka-disable. Yes, sir. Makisuyo po dun sa host. Pwedeng paki-allow lang yung sharing. Thank you. Okay. Wait lang po. Share ko na po siya. Okay na, sir. Thank you. Thank you. Thank you po. So those who are just joining in, we are now in the learning and growth perspective. The one who will be presenting is either... Ikaw ba, ano? Ikaw ba, Bob? Sergeant Pereira and I will be co-presenting. Sige, okay. Sige, thanks. Sergeant Pereira, are we good? Yes, wait a moment. No, thank you. The mic. Sorry, sir, it's taking us this long. Ma'am Saida? Yes. Yes, sir. Naririnig na ako, ma'am. Yes, Sergeant. Naririnig kita. Yes, ma'am. Ito na po yung natin, yung PowerPoint po natin. Please, paki-run na lang, Sergeant. Gusto mo akit ako dyan? Samahan kita? Sige, you wait for me. I'll be there. I'll go there to send. Okay po, sir, ma'am. Sir, for a while lang, sir. I'll be... Okay. In the meantime, let me ask yung resource management, are they here? Nandito po ba sila? Sir, nandito po. PSSU Bidane, sir. Musta? Okay lang po, sir. Okay. Sige, you missed yung session natin last week. Di ko pa napopost kasi yung na pag-usapan. Medyo mahaba yung explanation ko. And I think when you have time, pag once na na-post ko na siya,
pakinggan nyo man lang yung naging session natin last week kasi marami kayong dapat na matutunan doon. And then for this session ba, may present kayo? Sir, meron naman po, sir. Sige, okay. Noted. Yes. Sige. Sige, go ahead na. From learning and growth, we have this. This is the scorecard. Ang na-share nyo pa lang hindi siya yung PowerPoint. Parang folder ata ito. Hindi siya naka-open, sir. Yeah. Ito, sir. So, sir, hindi pa rin. Hindi pa rin siya naka-share. Ang gawin nyo, i-stop share nyo and then mag-share kayo ulit para mapindot nyo yung eksaktong PowerPoint yung naka-open na PowerPoint. Stop share. Yan. Tapos, share ulit. Share screen. Mm-hmm. May nakikita na, sir? Hindi pa rin. Ang nangyayari kasi, ang ginagawa ninyo, pinipindot nyo yung File Explorer. So, ang Zoom kasi, stop share mo ulit. Stop share. Naka-open na yung ano. So bago kayo mag-share, i-open nyo muna yung file. Naka-open na ba? Okay, so share screen. Then upon share screen, pindutin niyo yung PowerPoint mismo, hindi na yung file explorer. Yan, sir. Yan. Okay, so i-enlarge nyo na lang. Enlarge mo na lang. Computer lizard, sir. The computer wizard. Oh, okay lang. There's always a learning curve in everything. Yes, sir. Yeah. Yon. Okay, go ahead, please. Sir, good afternoon ulit. This is our scorecard. Originally, the scorecard from health service, ang concern nila was, concern lang nila are medical officers and nurses, as you have told us, we also include other professions who are also part of the regional medical dental NCRPO, which are the dentists, psychologists, and other allied or the psychologists. As of the moment, we have 8 medical officers. We have 40 nurses. Organic lang to, sir. Both officers and non-officer. And we have 12 dentists, including one non-uniform personnel, to include also those who are assigned at district, sir. And we have 2 psychologists. We have 9 allied, 6 psychometrician, and 1 rad tech, which comprises the entire RMDU-NCRPO. Organic personnel, which as of the moment, there are 73 of us here serving the community. We've only set for specialty training 50% because of the situation we are all in right now. But unfortunately, we weren't able to send any personnel to specialty trainings as of this time, sir. I-correct ko na kayo doon agad. Me being in the nurse. Oh nurse, yeah, sir, sorry. Sorry pala. I'm now undergoing toxicology nursing, so count. We now have 1 out of 40 nurses. So
Major Magilas is ano, undergoing specialty training. So, i-correct na lang namin siguro tong sa third quarter. Ay, fourth quarter. How about criminologists? Aren't they also RMDU personnel? DS yun eh. Jilin. Sige sir. Siguro sir, we will have it under allied or is it from, we will have another category. Category. Kasi pag when we say allied, what does allied mean? That's not kailangan, yun na nga eh. Kailangan meron kayong parang definition what does allied mean. Pag tinanong kayo, ano sabihin ng allied? Dapat meron kayong listahan of those professions that are considered. Yes. Yung ano sir, we have second. Yes sir. Question. Yes, when sir. when we say medical officers, nurses, dentists, psychologists, should these people be officers only? How about the PNCO and yes, LUP? In general, sir. Ah, okay. So by the reason why we didn't say na nurse officers, dental officers, because we also have non-uniform personnel na dentists, sir. So that's why we did it. Ganito lang in generic. Parang nurses, dentists, psychologists, and allied. Because we also have, kasi sir, I don't know where will the underboard will fall. Underboard na nurses, sir. We also have kasi din nine. Yun din. Kailangan din, we should also differentiate between board passer at saka underboard. Katulad ng dentist, he may be a graduate of dentistry pero hindi lang siya nag-take ng board exam. Meron din, sir. We also have one, sir. Meron din kita, sir. Yes, sir. Those psychologists and criminologists for that matter who are underboard. So, I suggest also to have a definition for that one. Or maybe hindi man nakita dyan sa mga nilagay niyo. At yes, least sir. Man lang. Meron kayong parang pag pinindot to, pupunta kayo dun sa isang parang kasi sir, hyperlink? Yes, naka-hyperlink. Hyperlink ng definition ng nurses. Katulad yan. As PCO, PNCO, sir? Right. Katulad yan, nakalagay dyan medical officers, nurses, dentist. Dapat pag pinindot mo yung nurses dyan, ililid ka, i-hyperlink ka sa isang presentation na kung saan nandun yung breakdown. Yes, sir. Officers, PNCO, and UP. Yes, sir. So, dapat sila nakaganon. Yes, sir. And then, at the same time, meron din doon ng number of nurses who are underboard and board passers. Yes, sir. So, further category pa yun. Yes, sir. Nung ganyan. And then, iba pa yung ano yung term na ano ibig sabihin natin ng specialty training. Kasi baka mamaya, ang dami kasing specialty training. What does specialty training mean? Pag sabi specialty training, ano ba yan? Time and based ba siya sa time? Like, dapat ang course is more than 3 months or more than 1 month. Ano yan? Pati ba yung one-day training considered ba specialty yun? So, dapat i-define natin yun. What does specialty training mean? Yes, sir. Hindi lang siya basta lang. Wala. Basta alam ko, pagkakaintindi ko, specialize. So, ano ibig sabihin nun? Yes, sir. Baka pwede na natin i-consider yung other specialization. Specialization siya. Although, yung pala, competency training pala siya. Dapat meron tayong specific definition of what does competency training as compared to specialty training. So, meron, dapat defined yun. Defined. Sige, go ahead. Why? Yes, sir. So, sir, competency training, sir, we have yung HS-related and non-HS-related.
from what I have understood, competency training na, I don't know, sir, please correct me if I'm wrong, related competency training yung like controllership, logistics. Baka yun yung non-health service related. Sir. Medical, parang kung titingnan mong generic term yan, is medical related or healthcare services related trainings. So kasama dyan yung hospital administration, anything that is related to health services. On the other hand, yung non-health service related competency, as I understand also the term, are those courses that are not medically related. In like short, schooling, sir? Scuba. I suggest also that we also differentiate mandatory trainings. Yes, sir. So meron tayong one, specialty training. Pangalawa, competency training. And then yung pangatlo, mandatory trainings. Dapat meron din tayo, separate talaga siya as mandatory trainings. And when you say mandatory trainings, PSBRC, PSOOC, OBC, OAC, yes, sir. GLC, yan lang. So confined lang, at least confined lang yung training na ito para doon sa mandatory training. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Is that it? Doon sa ano. So may baga tatlo yung ano natin, na tatlo. 1 2 3 siya. Specialty, competency at saka number 3 si mandatory training ng mandatory course. Mandatory training naman siya. OBC. Ang OCC. Pati NUP kasi yung NUP may mandatory training sila, diba? Yes, sir. Include also, sir. Yes, sir. Wag lang PNCO at saka PCO kasi minsan yun ang napapansin ko eh. Bakit? Wala bang NUP training? PCO, PCO lang ba talaga? So, kailangan din natin i-consider sila doon. Since organic pa rin naman sila. Yes, another would be for DS and SHUs. Yes, hindi ko alam. Dapat i-consider natin sila. Although hindi natin sila tao. Baka mamaya, matanong tayo doon. Bakit puro organic lang yung nakikinabang sa training? Eh bakit? Di ba tao nyo rin yan yung DS? Di ba tao nyo rin yung SHUs? Pag pumalpak ba sila, hindi damay ang health service? Di ba damay parating damay tayo pag pumalpak yung SHU at saka pumalpak yung DS? Kahit na sabihin mong hindi siya organic, tao pa rin naman siya. So what we are looking at is the whole RMDU personnel, regardless we are organic, DS or SHUs. Yes, sir. Sir, yeah. May ask lang po. Also yes. The same with DS and SHUs. We will also be getting the statistics on their specialty training, competency, non-competency, and mandatory training, sir? I believe dapat ganun din. Meron din dapat sila. Pero parang redundancy na lang siya. Kung ano yung template natin dito, yung specialty training, competency training, at saka mandatory, dapat naka-ano lang siya, parang copy-paste lang siya pagdating sa DS at saka sa SHUs. Meaning, first and foremost, of course, organic yung focus natin. Kasi mas konti yun, 70 lang tayo eh. So madali siyang gawin. The next would be DS. Kasi yun yung closest natin. Natrabaho talaga sa atin. Pero problema kasi sa kanila, they are come and go. Madali siyang maalis. And thirdly, SHU, siya yung ihuli natin na kuhanin yung data. Kasi technically, administratively speaking, under natin sila. Pero operationally, hindi. Pero yun nga yung naging komplikado sa situation natin. Administratively, under sila sa atin. So training, moral and welfare,
records management under sa atin yun. In fact, pati nga promotion sa atin dapat, technically speaking, kasi administrative. Operational lang yung problema. Hindi ko kailangan alamin yung nangyayari sa'yo dyan kasi operational, hindi kayo under sa amin, under kayo sa police station. Diba? At yun nga, gray area pa yan kasi wala pang clear guidelines. Although clear siya sa policy natin, may memorandum circular yan, kalagay yan doon, administratively controlled by health service ang lahat ng SHUs. Pero hindi klaro yung guideline kasi kiniklaim pa rin ng NCRPO na tao nila yun. Pag nag-file sila ng promotion, binigyan sila ng award, and all other administrative requirements, covered pa rin sila ng station, covered pa rin sila ng NCRPO. So again, gray area si SHU. Having said that, we go back to the basic muna, organic muna yung focus natin. And then pag nagawa niyo na yung sa organic, saka lang natin problemahin si DS. And then pag na-okay na tayo kay DS, saka natin problemahin si SHU. Okay. Para lang on your part naman as the learning and growth perspective, hindi rin kayo mahirapan. Before we move on, last na ba 'yon? No, sir. Sir, we'll just present to you yung scorecard. Hindi, itong scorecard. Matrix, yung yan, ito sir. Yan. Before you present that, punta muna tayo dun sa initiative niyo. Balik-pakibalik. Let's test yung initiative niyo. So, the term is Career Development Program. Then, nalagay yes. Niyo dyan, Updated Training Profile and CPD. So, that is your strategic initiative. Ito rin ba yung nakalagay doon sa health service? Yes, sir. So, copy-paste lang siya. Yes, sir. Okay lang. It makes sense naman. Kasi hindi siya katulad nung health survey. Yung ano eh? Customer satisfaction survey. Kasi ganito, yes, ganito yung testing. So, let's just say, in this case is 50% yung target. Pero yung naging accomplishment natin sa fourth quarter is 0. Diba? 0%. Yes, sir. So, anong ibig sabihin yan? That is negative. That's a variance sa 7. Anong variance niya? Negative ano? Negative 50, sir. Negative 50%. So, in short, we now identify the gap, diba? I-identify mo yung gap and then you identify also the intervention. So, pabalikan mo ngayon yung strategic initiative mo, anong nangyari? So, pag tinignan mo ito para matesting mo kung yung strategic initiative mo is nakakatulong ba siya o hindi, yun yung tatanungin mo. Ba't siya naging negative 50? Ba't di nakatulong ngayon yung career development program mo? Kasi supposed to be dapat yung strategic initiative will help us to attain our targets. Ang tanong, yung career development program or updating of training profile and CPD, did it help? Yeah. Did it help at least man lang hindi ka ma-zero? Kasi kung hindi siya nakakatulong, pangit na initiative siya. We should be able to get another initiative or another program or another project or another activity para masagot mo na sana man lang hindi zero, sana man lang 2% or 3% or at least man lang 25% man lang nakatulong siya. Eh hindi. So, yun yung pag pumunta ka sa OR matrix mo ngayon, sige, transition na tayo. Punta tayo sa OR matrix. Tingnan niyo yung cross match with OMPI, di ba? Yung letter I dyan, responsive. Yes, sir. Babalikan ko kayo ngayon doon. Is it really responsive? As of yung, this time, sir, hindi, not responsive. So, do not put there, it is responsive. Kasi hindi siya responsive, eh, di ba? Ang question now is, anong ilalagay mo na nakasulat doon? Bakit siya hindi responsive? Ba't nga ba? Ba't ba hindi responsive yung career development program? Kasi sir, since nakapin na lang from what I understand, sir, na-halt kasi lahat ng program because of yung
everybody was focused on handling the pandemic, sir. COVID-19. So, parang na set aside for the meantime because the priority now is to contain or to handle the pandemic, sir. Yeah, but yun nga yung for the whole year, zero tayo, wala man lang seminars that we did in order for us. Example ko sa inyo was the conduct of records management way back in February. Supposed to be, dapat yan, counted siya dun sa non-HS related competency training. Diba? And then, gumawa tayo ng mga usapang admin. Just recently, merong kinandak tayo. Tatlo yun. Tatlong usapang admin. Those are non-health service related trainings pa rin, competency trainings. Although seminars lang siya, it did add to us. Then, ito pa. We are not aware of our personnel who underwent different trainings as well, kahit na pa online-online lang. What I'm trying to say right now is dapat na titake note natin yung mga yon. Now, again, having said that as well, part ba siya itong mga records management training, itong yung mga nabanggit ko na mga online trainings, was it part of the career development program? In a way, sir, yes. Kasi slippery slope kasi yung statement na yun. Pag sabi natin in a way, I'll give you I'll give you an example nito. Kunyari kayo, di ba lahat tayo gusto nating magbakasyon, di ba? Ngayong darating na Pasko, may bala kayong puntahan. Like pumunta kayo ng probinsya, ganun. Meron ba? Wala, sir. Wala. Pero magpaplano ka magkaroon ng celebration sa Christmas, yes? Yes, sir. Meron, sir. Okay, so may plano kayong mag-celebrate ng buong pamilya para sa Christmas. So, what you're going to do is to plan for it. Diba? Yes, sir. May set up ka ng Christmas tree, ganyan. Bibili ng mga pagkain, magkakaroon ng invitation kung ginagawa ninyo, etc. And then, paplanuhin nyo ngayon yung ruta ninyo papunta dun sa bahay ninyo or kaya yung mga kamag-anak nyo. Paplanuhin yung pagpunta sa bahay ninyo. So, all of these things are what we call plano. Mahahalin tulad ko na ang career development program is a plan. It's a plan that you made earlier in the year. It's a plan that you made years before or months before na nag-target ka that on a certain period, on a certain month of the year, dapat meron kang na-achieve. So similarly, kapag nag-travel kayo from one place to the other, you will now plot yung mapa mo. So, katulad kayo, kunyari, yun nga, yung sinite ko na example, Christmas party. So let's say for example, you will celebrate your Christmas party sa bahay ng tatay ninyo or lolo ninyo, whatever. So your plan is to go from point A to point B. In going to from point A to point B, meron ka ng plinat na ruta. So ang ruta mo, let's say for example, from, kunyari lang, from here, dadaan ka ngayon sa dadaan ka ngayon sa South Super Highway, and then dadaan ka ng C5, and then kakaliwa ka ng Ortigas, and then kakana ka ng EDSA, hanggang makarating ka sa Krame. So, yun yung example.
So meaning the career development plan natin para sa mga tao natin, meron ka ng specific route that you will take. All those times, and diba, from here to South Super Highway, ilang oras yun? From South Super Highway to C5, ilang oras yun? O ilang minuto yun? From C5 to Ortigas, ilang minuto yun? And then from C5 corner Ortigas, papuntang Ortigas corner EDSA, meron ding specific time yun. From Ortigas corner EDSA hanggang Camp Crame, may specific na oras din. Meron ka rin specific na number of gasoline o ilang liters ng gasolina yung gagastusin ninyo. Sino ang magdadrive? Anong klaseng sasakyan yung gagamitin mo? So, ibig sabihin lahat yan nakaplano. Ganon din dapat yung career development program. It should be planned out for the year. Now, there is a specific cost. May time na nauubos. May target tayo yung time nung kailan sila mag-graduate. So on and so forth. So similarly, yung pag-travel natin at saka yung career development program natin are all bound to the same parameters of resources, time, and other things. Coming to the conclusion, what I'm trying to say is this. Part ba nung career development plan is in-execute ba natin siya? Execute ba natin siya ng maayos? Whether or not yung bang plenano ba natin is na-attain ba natin yung ating targets? Short answer is no, kasi zero nga yung percent natin, eh, di ba? Yes, sir. Sadly, and unfortunately for us, hindi rin natin alam anong laman ng career development program. Yes, sir. Kasi nga, kinopya lang natin yung title. I'm not faulting you for that, nor yes, I'm faulting anyone for it. It's just that I want everyone to realize that when we have a strategic initiative, dapat mayroon siyang specifics. Katulad nung ginawa ninyo, yung project fact sheet ninyo ng biosecurity and safety. Pag tinignan mo siya, di ba, parang naka-laid out na siya. Hindi pa siya nangyayari. Alam mo na ito yung gagawin namin. Alam mo na ganito kadaming tao ang gagamitin, ganito karaming gagastusin namin. So, similar din dun sa route, papuntang Crame, there should be also a specific amount of time and resources that gagamitin natin. And expected yung result. Yes, na pag tayo pupunta ng Camp Crame or kayo pupunta kayo doon sa mga kamag-anak nyo to celebrate the Christmas, meron ka ng expected time of arrival. Di ba meron? Let's say, pag tinanong kayo ngayon, tinext ka, oh, asa na kayo? Ah, ETA ko dyan, 5 minutes. Kasi alam mo na nandoon ka na sa Ortigas. So ibig sabihin, you have an expected time of arrival. You have also an expected amount of gastos when going from one place to the other. In this case, from point A to point B. So, yun nga eh. Ang target natin was 50%. Ang question was, how come 0% siya? And then ang sabi mo kanina, our justification is kasi COVID pandemic eh. Yun lang siguro yung issue ko pagdating sa mga ganyan is that these are what we call risk management. We should be able to realize that these things might happen. So ganun din sa ano, 'di ba? Ganun din sa pag-travel. Pag nag-travel tayo, yung bang spare tire natin, wala ba tayo spare tire? Wala ba tayong, just in case na maplatan tayo along the way, wala ba tayong jack na pwedeng ipangangat sa kotse para papalitan ko yung gulong?
Just in case maubusan na ka ng gasolina, alam mo ba yung mga nearest na gasolinahan along the way? Diba? Nakaplat ba siya dun sa programa mo? What if biglang habang nagta-travel kayo, wag naman sana, may binyalookan kasi kumakain ng buto ng manok. Kasi nag-segue, kasi merong nagutom, di ba? Dumaan ngayon, ano tawag natin doon? Yung sa mga drive-thru ng KFC. Yun lang. Kinakain niya yung wings. Pagkain niya, pati buto nilulon. Ayun, nabilaukan. Ang question, alam mo ba kung saan yung nearest hospital along the way? So, kung hindi mo alam, that is not part of risk management. So what I'm trying to say is that COVID-19 pandemic is one of those things that can happen. Yes. But because we did not do risk management or risk analysis, it happened. And nung nangyari siya, we are now faced with the dilemma, ay, hindi tayo pwede mag-training eh, kasi bawal ang face-to-face. Kasi wala tayong time para mag-training. Ganun. Ibig sabihin, the problem was the career development program itself. Mahina siya. Hindi siya planned out ng mabuti. Hindi kinonsider yung just in case. Walang contingency. Just in case mangyari yung COVID-19, anong gagawin natin? Kaya maraming nagsaradong businesses ng COVID-19 because hindi nila in-anticipate na mangyayari yung mga ganong bagay. It's just similar of saying na bakit hindi ka pwedeng magkaroon ng sunog? Paano pag nag-earthquake bumuho yung lugar? Anong gagawin natin? Wala kasi nag-earthquake eh. Ganun na lang. So, what I'm trying to share with you guys is that when we create strategic initiatives, there should be contingency. Kahit na sabihin mo ng, wala, planado na namin ito, yung biosecurity and biosafety. Wala yan, mangyayari yan. Bakit? Kasi may pondo na. Kasi supportado na ng chief namin. Kasi meron na kaming target dates. May mangyayari na yan. Yun lang. Nung i-implement na natin yung biosecurity and biosafety, biglang nagkasunog yung opisina. Or biglang nagkaroon ng blackout. Wala ngayong kuryente. Ang platform na gagawin din natin, Zoom. So, do you get my point? Yes, sir. Sa haba nung diniscuss ko, I hope we get now to realize that strategic initiatives should be considered for everything else. So, in this case, kung career development program, what if, yun nga, COVID-19, ano gagawin natin? Hindi mo ngayon mapadala sa schooling. Ganun na lang ba yun? Tatanggapin na lang ba natin? Wala, hindi. Kasi may COVID-19. Pero life goes on, di ba? Hindi naman natin pwedeng sabihin dun sa tao natin na, sorry ha, hindi ka mapopromote. Bakit hindi ka mapopromote? Ba't sir ako hindi mapopromote? Kasi kulang ka sa mandatory training. Sir, bakit hindi ako pwede mag-mandatory training? Kasi pandemic. Di ba? Imagine mo, apektado ngayon yung tao natin na hindi siya na-promote just because may COVID pandemic. Intindihan ko, everyone, tumigil ang mundo natin, pero it should not be a reason that we forget things just because there are things that happened along the way. It just goes to show na kapag dumating yung mga ganyang sakuna, it is just surfacing the real problems. Tinan nyo yung COVID pandemic. Just because of a very small virus na booking tuloy kung gaano kahina ang healthcare services ng buong Pilipinas. Na booking tuloy na hindi pala handa ang Pilipinas kapag nagkaroon ng pandemya. Na booking tuloy na hindi pala maganda yung internet
internet infrastructure ng Pilipinas. Diba? Na-booking yun. Yun lang. Kasi nga, yung katotohanan, hindi handa. So, in our case, kaya tayo zero. Zero ang specialty training. Zero ang competency training. Zero din yung mandatory trainings. Mainly because mahina talaga yung training yung career development program natin. So yun yung nag-surface ngayon. Kaya siya zero, kaya siya nagkaroon ng sakuna kasi nga mahina yung program. Tapos hindi natin pwedeng basta-basta sabihin lang eh kasi may COVID-19 eh. Lame excuse na yun pagka ganun. Not saying na fault ninyo ha, kasi ninyo pa lang nalalaman yan. What I'm faulting is the system. The system is wrong. The system is flawed. The system needs to be improved. So yun yun. Okay. Although ang haba-haba ng sinabi ko, I just hope you summarize lang. I-bullet points nyo lang yung sinabi ko. Yes, sir. Katulad niyan yung letter I mo dyan, yung responsiveness. Dyan sa yes, sir, cross-match of MTI. Just summarize what I've said and capture nyo lang yung essence. You might say the career development program has no concrete plan or risk management. Ganun lang kaikli-kling mga salita. Or the initiatives needs to be reviewed as an intervention. And what you identified as a gap is that the career development program does not have contingency measures. Tapos close parenthesis mo yung COVID pandemic. Kasi dahil sa COVID pandemic, tumigil ang lahat. Hindi kami nakapag-transition from face-to-face to virtual. O nung mag-virtual naman, wala kasi tayong pondo para sa virtual classes. Kasi wala tayong tamang infrastructure to conduct online classes. Diba? Yung mga tao were not trained or were not even aware on how to transition from actual classes towards a blended learning platform or online full virtual platform. In fact, wala talaga. Hindi lang sa level natin, but hanggang sa taas. So those are the things that I believe no, would be a better output dito sa OR matrix ninyo. So yun. Bagay na I think I can help you with. Pakisigurado lang yung nakalagay na variance mo is hindi lang negative. Oo, alam ko negative. Pero negative ano? Negative 50. Kasi negative wala eh. Hindi makita. Anong negative yan? Hindi ko alam pa niya. So yun. So I suggest also make an effort also to get anong ibig sabihin ng career development program. I'll also get a copy of the initiative profile kasi wala akong kopya ng initiative profile. Please ask also Eric na makipag-communicate sa PSMU kasi hindi na ako sinasagot ni Ma'am Santiano na inisyata sa akin. Oo, kasi nagalit ata sa akin dahil marami ako na sobrang tanong. Alam ko namang busy siya. So, yung tao naman niya, dahil hindi ko nga tao, magte-text lang kung kailan niya trip.
So kahit ang dami-dami kong tinext, wala naman din reply. So baka may mga friendship kayo na hindi galit sa inyo. Baka pwede nyo kausapin at hingin yung mga initiative profile. Yung measure profile pa lang kasi yung nabigay sa akin. May profile kasi lahat ng initiatives. Doon sa initiative profile, ang itsura niyan, katulad nung ginawa ninyong project pack sheet. Yes, sir. So ganun ang itsura. Okay. So makikita ninyo sino yung initiative owner, ano yung description ng initiative. So nandun na yung mga basic. Nandun yung plano. So yun yung ruta mula NCRPO hanggang papuntang Krami. Nandun kung magkano yung gasolina ang gagastusin, gano'ng katagal yung travel time, so on and so forth. Okay? Okay. So, yes. Any more na gusto mong i-describe dito sa OR matrix? I'll just stop from here, sir, and then we will, Sergeant Ferreira and I will just improve yung flaws or yung the things that lacks this presentation, sir, so that we can present it better, sir. I took a browse din dun sa mga ginawa ninyo. Yes, sir. I think all of these things are basically the same, sir. Magsisimula talaga dyan sa unang page niyo. Okay? Yes, sir. Pag hindi okay yung unang page, the rest will follow. Yes, sir. It's like that, sir. Parang domino effect. Yes, sir. Ang gusto ko na lang tingnan ngayon is yung measure profile. Can you explain further yung measure profile niyo? Eto, sir. Yan. Can you explain lang content? So what we have here is the objective. Mm-hmm. It's basically the same with the objective we had from health service. We just replaced health service into our RDMU-NCR personnel, sir. Quick question lang, no? So ang in-adapt lang natin is yung develop highly competent, motivated, values-oriented, and disciplined RMDU personnel. Hindi yes. na natin in-adapt yung dalawang objective under learning and growth. Yes, sir. Wala na yun. Ano? Hindi nyo na in-adapt yun. Para sa inyo, kasi dun sa health service, di ba nung present ko last time, from yes. iisa lang na objective, naging tatlo siya doon sa bagong charter statement. Pero nung in-explore ko yung scorecard nila, parang wala naman yung dalawa. Or maybe I'm just wrong. Kasi doon sa... Yes, sir. Wait lang, ha? Double check ko lang yung naging presentation ko last time. Natandaan niyo yun? Yes, sir. Di ba dalawa, may dalawa pa doon? Dalawa, sir. Management Information System at saka Dynamic Organization. Parang ganun. Yes, sir. Ito tama. Yung isa lang, sir, ang nakuha namin. Oo nga, eh. Sa measure profile din ata, parang iisa lang din siya. So, isa lang nga, sir, yung nakuha yung inang... Right. So, i-research nyo rin. Baka naman meron siyang measure profile dun sa iba. Yes, sir. Sige, sir. Hopefully, makuha natin. Tanungin din namin, sir, sa health service kung how to go about the measure ng information management system, sir. Right. Okay. So, sige. Please continue dito sa explanation. Sir, taking the example from medical officer, yung formula na we used is yung 8 medical officer with specialty training over total number of RMDU. So, kinorek nyo na. Nakita nyo yung mistake dun sa presentation ng health service. Baliktad siya eh. Yes, sir. Nasa baba yung medical, yung number of medical officer with clinical specialty, and then nasa taas yung medical total number of medical officers. Ano na namin, sir? We
ano na sir, we changed it, we corrected it. So sir, as of last Friday, November 25, I've learned we only have 2 medical officers who has specialty training. Okay. Colonel De Guzman and Major San Pedro, sir. Yung pala yung tanong ko. When we say medical officer with clinical specialty training, regardless kinuha nila ito previously or currently undergoing, yun ba yung count natin? Or, kasi katulad yan, out of 8, 2 lang. Yes, sir. So lumalabas, kung kakalkulahin mo ngayon yung medical officers mo, meron kang 2 as a numerator, then 8 mo yung denominator times 100. Yes. Then that means it's some sort of... Ilang percent? 49.32%, sir. Ah, so yun. Tama ba? 2 divided by 8 equals 0.25 times 100. That's 25%. 25 lang. Sorry, sir. Na-confuse mo rin ako doon. So, in terms of medical officer, merong... Sorry, sir. Sa non-specialty pala yun, sir. Ah, okay. So, anyway, kung titingnan natin, meron na tayong 25%. Yes, so, ganun din pala dapat ang nurses. Kasi katulad sa nurses, ang pagkakaalam ko, katulad si Mama Cinto. Did you know Mama Cinto has 2 specialties? He is an ER trauma nurse and a dialysis nurse. Both of which are specialty. Yes, sir. So, you can count din si Mama Cinto na mayroong specialty. Yes, sir. And then, how about... Yes. Sorry. Sorry, sir. Sorry, sir. I was up until 5 p.m. Last Friday. I was trying to collate yung mga specialty trainings ng mga nurses natin because I've also learned Major Magistrado has hospital administration training, sir. Exactly. And one Lieutenant Ragasa has 2 IVT nurse and the other endoscopy nurse like that. But I wasn't able to get all the total number of I will work on it, sir. Yeah, katulad niyan, no, yung IVT, intravenous therapy, is not really technically a specialty. It's a competency training. If ako yung tatanungin mo. Ganun din yung endoscopy procedures. It's all for me, ano? It's not a specialty, it's just a skill. So lalabas siya na parang competency training lang siya. Pero yun nga yung kailangan nating i-define. That's why I'm suggesting kanina. What is the definition of a specialty course and what is a competency training? Dapat ma-define natin yung dalawa kasi baka mamaya kino-consider nung nurse natin na specialty siya, where in fact, hindi naman pala siya specialty. O ito, andyan si Pereria. Sarge Pereria, di ba nag-training ka na ng EMT? Yes, sir. Oh, question, is that a specialty or a competency? So tingin ko po, sir, it's a competency. Kasi based do sa ano sir sa based do sa word na competency, doon makikita yung skill sir na pala tuturuan. Oh, pero may argument ako sa iyo doon. Bakit tamo? Yes sir. BLS is just part of being an EMT. So if you make me define what is a competency, competency is BLS. Basic life support. That is not a specialty kasi parang common skill siya regardless ikaw ay isang emergency care room nurse na specializing in emergency care or you are assigned as an OR nurse or a dialysis nurse. So regardless if you have 3 specialties,
the competency training on basic life support remains the same. Gets mo yung difference nun. So, that's exactly what I mean. Let's transition to dentist. And I don't want to make myself think na parang alam ko lahat yung sa dentistry. So, sa dentistry, name one specialty na alam ninyo. Oral and maxillofacial surgery, sir. Okay. In an oral maxillofacial surgery, should you know ano bang mga skills na kailangan mo para mabuo mo yung oral maxillofacial surgery? Yes, sir. Anong specific skills, di ba? There are several skills or competency na kailangan mo in order for you to become a specialized oxylo-maxillofacial surgeon. Surgeon? First, you should really know how, basically, sir, you know how to extract tooth or bumunot ng ipin. So, yun. So, extracting tooth is a competency rather than a specialty. Yes, sir. Yung specialty niyan magbunot. Parang, di ba, parang, hindi yata specialty yun. Kasi kahit hindi ka oxylo-maxillofacial surgeon, dapat marunong ka magbunot. Yes. So, ibig sabihin, competency training din siya. Diba? So, ganun yung ibig kong sabihin. Di ba, parang dapat, the specialty training should be a conglomerate of several skills, eh, di ba? Hindi lang siya one skill, but rather a amalgam of several skills that at the end of the day, you are now focusing on a special focus patient or a special focus department or a special focus of, I don't know, task. Parang katulad nung hospital administration. Part and parcel lang siguro nung hospital administration yung records management. Kasi so lumalabas ng records management is only a competency. Hindi ka pwedeng hospital administrator nang wala kang alam sa records management. Para nakakapagtakang, uy, specialty ko, hospital administration, ha? Pero yung basic skill ng records management, di mo alam. Nag-gets nyo yung ano na yun, yung parang mindset na gano'n. So yun, to summarize what we have just talked about is that we should be able to determine what is specialty training versus what is a competency training. So yun muna. Para pag in-identify na ninyo yung number of nurses natin, number of doctors, number of dentists, psychologists and allied, and criminologists for that matter. Dapat, meron tayong specific, baga nga, dapat may listahan na tayo, no? May listahan ng specialization. Siguro maganda, special session natin yun. Gawa tayo ng list of specialty trainings for doctors, list of specialty trainings for nurses, list of specialty training for psychologists, and allied. Dapat meron na tayong listahan para kung sakali man in the future, mapalitan man tayo, hindi na rin sila confused tulad natin ngayon. Confused tayo pare-pareho, di ba? Kasi we really don't know. No? Kahit ako nga eh, I'm confused din sometimes. Eh. Basic life support, is that a specialty or a competency? Again, hindi ko rin alam. I might be wrong. I'm sorry. Pero we need to discuss that more. Yeah. And I think more research should be done on that one. So that pag present natin ito sa strategy review, pag tinanong tayo nila chief,
ng technical working group as well as other invited guests. Hindi naman tayo magmukhang at ngayon nyo lang inaalam yan. So yun. Okay. So, okay. Kwento. Ano pa? Is there anything else? None, sir. I will stop from this presentation, sir. Okay. For us to improve yung presentation that we had today. And then, I'm still collating some data. Pero do you think ba yung mga ginawa nating improvement, do you think it's logical? I mean, I don't want to put pressure too much sa inyo as the perspective owners na dami-dami namang hinahanap ni Sir Ace. Parang pinapahirapan naman ako nito. At the end of the day, parang ang dami kong requirements. Parang ganun. Yes, sir. Sa totoo lang, sir. It's getting bigger and better. Pero yun naman din yung tanong ko sa inyo. Yes. Is this making sense to you? Is this making sense that we go on and improve things little by little until such time darating tayo dun sa point na oo nga, no? Dapat pala talaga ganyan. Yes, sir, it does. Kasi, sabihin, RMDU lang naman kami, hindi naman kami health service, ba't naman kasi namin kailangan gawin ito? Yun lang. Siguro, I cannot argue with that point. What I can only say is, kailangan ba nating intayin ang health service makarealize nun? Paano kung hindi nila ma-realize ever? Kasi as far as they are concerned, trabaho lang naman to, comply lang. Yun ang siguro para sa akin, doon ako malulungkot kasi wala nang bago. Tapos sinusunod natin yung scorecard na mali. Comply ka ng comply, submit ka ng submit. Pero ang tanong ko kasi lagi dyan, may value ba? O baka nagsasayang lang tayo ng time? Kasi at the end of the day, sige, go ahead. Sir, ano pala, nang ngayon ko lang nakita yung statistics na kinuha ko. We have 21 personnel was less. So, competency yun, sir, di ba, sir? Alin, DLS. Competency training. Yun nga eh. Yes, sir, we have 21. Yun siguro yung I think we need to negotiate pa. Kasi at one sa isang banda, pwede mo rin sabing specialize ako na. Yun lang talaga ginagawa ko. Pag mayroong hinimatay dito, ang ako kaya kong mag-perform ng DLS. Basic life support. So, sa isang banda, pwede mo siyang sabihin na specialty. Pero hindi. Kasi parang hindi ko masabing specialty yun. Masasabi ko pa na, asa ka ba assign? Assign ako sa sa SCF. Okay. Ano trabaho mo dyan? Ako yung parang equivalent siya ng isang ward nurse. Diba? Isa siyang ward nurse sa infectious ward. Yun ang tingin ko. So ang tanong, pag meron ba diyang hinimatay at pinaghihinalaan mo na may ventricular fibrillation that requires cardiopulmonary resuscitation with special precaution because it is an infectious disease patient, my question would be, is that a competency or a specialty? I would argue that CPR or the basic life support is just a competency for you to perform as an infectious ward nurse. So in this case, ang specialty mo pala is infectious disease nursing rather than a cardiopulmonary resuscitation competent basic life support specialized person. Gets niyo yung argument doon. So, yes, yung 21 na to,
might not be a specialization, pero they will fall under competency training. Hindi nga lang siya specialized. So yun yung, as far as ako pa lang is concerned, I think this would be an argument that we need to come up as a group, as a team, na maybe you can now present this one maybe tomorrow para mapag-decision na natin as a team, being PSMU, na ito yung stance namin, Ma'am Seth. We are now proposing that CPR or basic life support as a skill only. It is only a competency training. Or it is a specialized training. So, yun yung kailangan natin pag-desisyonan. And we need to discuss this one more time after makagawa kayo ng listahan ng specialty training and so on and so forth. Sige, sir. Thank you po. So, any more things that you want to discuss, or are there things na sinulat ninyo dito that are confusing for you? Wala na muna, sir. We will stop. I will stop na lang from here. Okay. Then we will, Sergeant Ferrer and will go about kung how to rectify yung, or to improve this presentation, sir. Thank you also. Again, exhaustive naman talaga yung ginawa ninyo sa learning English. I would like to congratulate you and Sergeant Pereira. Thank you, for sir. making this extra mile effort. Alam ko milya-milya na yung tinakbo ninyo ngayon, pero I still believe that there is still room for improvement. Makikita naman ninyo. My only question would be, is this helping you? Kayo, personally as a dentist, personally as a nurse, will this measure profile or will this scorecard or OR matrix help you as an individual professional under RMDU? Yes, sir, it does, because it's now, it's why the horizon of, you know, it's getting wider. It's only now that I've realized hindi lang pala ganun kasimple na pinasok lang, nagtrabaho. So, it does. Kailangan mag-evolve din. Mag-evolve and mag-develop. Do you also realize that in a single sheet of paper, katulad nito, diba, measure profile, pag tinignan mo siya, parang napakasimple niya, no? It's a very simple table or illustration. And then akala mo, pag sa unang tingin mo siya, ano ba itong nakasulat sa mga to? Ano ba to? Para saan ba to? And then if you don't delve in it closer and deeper, and then correlate this document with OR matrix, and correlate OR matrix measure profile with the scorecard and charter statement, you will never realize para saan dito. Parang pag tiningnan ninyo. Noong una rin, ganyan din ako eh. When I started out way many, many years ago. When I saw measure profile document, hindi ko to pinapansin. But, hindi ko yan tinitingnan. Ang tinitingnan ko lang noong araw, charter statement. Kasi para sa akin, ang hirap kasi. Parang ang dami nakasulat. Pero para saan ba to? Ano ang purpose niyan? And in fact, mapapansin ninyo to kapag if you go deeper on this one and ma-expose ka sa mga ibang units, which I did. I came from PSPG and I was an auditor of several regions and NSUs. Doon ko nakita kasi yung iba, compliance. Yung measure profile nila, pag hinanap mo yan, yung measure profile nila was the same measure profile that they did way back in 2013. And on time na nag-audit ako, 2015 na. So, nag-lapse na yung tatlong taon. And yet, hindi nila ni-revisit yung measure profile. So, it just goes to show that
kapag yung mga gumagawa ng trabaho na to walang pakialam talaga and doesn't look at the documents and review it from time to time, which should be reviewed every operations review. Yun yan. Hindi natin na ma-maximize yung learning. And at the same time, yung pag-monitor mo, mababaw. So, yun. So I hope these documents can help you realize more on how to manage. Paano ba mag-manage ng isang organization? Kaya nyo, pag pinag-bookload nyo na ngayon yung apat na perspective, you have your customer perspective, the process excellence, learning and growth, resource management. Dito ninyo ngayon marirealize na these are documents that are very important, and if you miss one, it will have a domino effect on others. Yun lang. You must have a deeper appreciation of it. Okay. So thank you very much, Major Sanidad and Sergeant Pereira, for the presentation. I believe there are more things that we need to improve pa, but yes, sir. I would like to congratulate the both of you for having done this document. Makapal-kapal na yung nagawa ninyo. Yes, sir. Oo, makapal-kapal na siya. Yes, sir. Sir, kukunin ko na lang po yan, sir, para i-edit lang, sir. Thank you, sir. Sure, no problem. Para sa inisayang papel, sir. Okay. Thank you, sir. So, thank you very much. Let's now move on to the last perspective, resource management. And I hope, sino ba yung magpe-present nito? Si Betanes, di ba? Charles Betanes, are you ready to present? Question muna bago ka mag-start. I've seen this before. Question, may nagbago ba? Charles Pidanes. Teka, parang naka-mute ka ata. It's either naka-mute ka or hindi ka pa nagsasalita. Yes, sir. Ayun, nagsalita ka na. Question ko muna bago ka mag-present. Yes, may nagbago ba sa presentation ninyo the last time na nag-present kayo? Nadagdagan na, sir. Ah, nadagdagan. Apo, sir. Yung pinaka-ano niya po. Wait lang, okay. Po. Please start. Dahil lang po, sir. Ayan, sir, yung good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Dito po sa resource management, sir, ma'am. Yan po yung tulad po nung nakaraan, ma'am, sir. Yan pa rin po yung pinaka ano namin dyan sa ano, which is nagpo-focus po sa activity-based budgeting po. Tapos yung target, tsaka yung ano, sir, ang nadagdag po sa amin is ito po, sir, yung paano po namin na measure yung mga target, sir, kung paano po kami nag-come up na 100% ng third and fourth quarter, sir. So as you can see, sir, ito po yung objectives is yung optimized utilization of financial and logistic resources. Yung measure po niya is yung ano, percentage of program activity based on AOPB. So ito po yung paano po compute po nung percentage po is yung total number of program activities over total number of activity approved times po sa 100, sir. So ito po, sir, we are measuring po to every quarterly, tapos unit is percentage, sir.
So what data is required in calculating the measure, sir? Ito po yung mga program based na, sir, tapos yung mga program po na na-achieve tapos yung na-approve, sir. So yung mga responsible po for setting these targets are tayo, yung unit din po natin, sir, RDMU-NCRPO, sir. Yung accountable for targets, tayo rin po. Tapos yung responsible po for tracking yung tsaka yung reports na na-accomplish po yun is yung budget and finance, sir. So yung example po ng mga ano, sir, ng mga program po na na-approve is yung dental caravan ng QCPD last time po, tsaka yung operation tuli nung Saturday. Tama po yung ano ko, sir. So yun po yung mga activity po na pinropose tas na-approve po. Tapos yung program naman po na activities, sir, is yung sa HSU, sir. Kasi po ano, sir, yung kaya po nakasama yon yung sa mga activity kasi binababaan din po siya ng budget, sir, coming from us, sir. So lahat naman po ng activity na program na pondohan naman po, tapos yung mga approve na na-accomplish naman po, sir. Tapos yung third quarter, sir, maano ko lang, sir, tsaka yung mga past quarter, sir, ito po yung activities na na-approve po yung sa swab test, sir, kasi galing din po yan sa ano natin, sir. Asan yung listahan? Sir, binigay lang po sa akin, hindi po yata na ano rito, sir, na pero nandito po sa notes ko, sir. Di ba last time when you presented this one, this was actually one of the things that I was asking you at saka si Major Padua, that when you are asked, asan yung listahan, it's not merely kwento. Di pa pwede kasi yung verbalan lang tayo. What if health service will be asking for the list? Meron ba kayong may papakita? Supposed to be, para katulad nung kanina kay Learning and Growth, pag pinindot nyo ngayon yung 100% na yun, o pag pinindot mo yung program activities, yung total number of program activities, may naka-hyperlink ba na listahan ng mga program activities na ginawa natin versus doon sa mga activities that was approved? Ikaw, sinabi mo, swab yung third quarter. Ngayong fourth quarter, offline tuli. Asan yun? So, what I find lacking is a evidentiary proof na ginawa nga na natin siya. I mean, at least man lang listahan. Yung iba, ang ginagawa ng iba, dinadaya nila. Pinapakita nila after activity report. Or yung iba naman ginagawa nila, may picture-picture pa. Sa PGS kasi, and operations review and strategy review, pictures is nice, pero data is better. Pag sabing data, may table ka ba? Mga listahan ng mga program activities? And then, cost kung meron man. Pero kung tapos paano na nagastos yun. Diba? So yun yung ibig ko sabihin. Of course, yes sir, ano ko na lang, sir, gawan ko na lang, sir. Sorry po talaga, sir. Ako po may kasalanan, sir. Pero may listahan ako dito, sir. Gawin ko na lang tapos ipasa ko na lang po ASAP, sir. I suggest, para hindi din doble yung trabaho, I suggest pag ginawa nyo yung PowerPoint ninyo, gumawa ka na lang din ng slide na naka-table format siya. Para hindi mo na siya kailangan i-submit. Okay, sige po. Nakalistahan, naka parang table, alam yung table format na.
Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. So, by quarter yun siya. So, that pag nag-present kayo next time, nandun na, nakalagay na doon. Okay, yung ibang nakita ko sa audit ko, ang ginawa pa nga nila, nilagyan pa nila ng presyo. Magkano yung nasa AOPB na nakaplano, and then magkano yung ni-release ng finance or budget office, and then magkano yung na-liquidate. At kung meron mang variation na hindi nagastos based on the liquidation amount, nilagay pa nila yung magkano, yung binalik nila, yung ni-return nila. Hindi ko alam na yung term sa finance. Pero meron ganun. Yes, sir. And then meron din naman yung nirelease ng budget, pero dahil kulang, baga, nung nililiquidate na nila, kulang siya, pero natapos pa rin yung project or program despite kulang yung resources. Ang ginawa ng iba, pinakita nila na despite kulang siya, natapos yung trabaho o yung task o yung project. Kasi humingi sila ng supplemental budget na nanggaling hindi from health service or from the unit, but rather humingi sila sa labas. So, ang ginawa nila ngayon, nag-augment sila ng data na kung saan, let's say, LGU, tinulungan tayo. Or may nag-donate. Diba? May nag-donate. So, yun, pinakita pa ng iba yun. Meaning hindi, although ang project costs, let's say, bigyan natin ng konting substance yung pinag-uusapan natin. So let's say, for example, Oplan Tuli costs around 100,000 pesos. Kunyari. Hindi to actual. Hypothetical lang yung 100,000. Yes, sir. Based on AOPB, ang Oplan Tuli is 100,000 din. However, because of constraint, because of so many things, blah, 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 kung ano man yung rason na yun, ang nirelease lang na budget para sa Oplan Tuli for fourth quarter 2021 is only 50,000. Ibig sabihin, there is a 50,000 variance, negative variance, di ba? Pero pag tinignan mo yung project, nakapagtuli pa rin sila more than the amount, more than the target. Pero ang question ngayon, saan ang galing yung another 50,000? Akala ko ba 100,000 yung cost niyan kung lahat nagpatuli tayo. So dalawa lang yun. It's either naging efficient tayo that despite kulang ang budget, na-perform pa rin natin yung dapat nating i-perform, na nakapagtuli pa rin tayo, let's say 100 na tao. Kasi ang cost per tuli is 1,000 per tuli. So yun yung kaya naging 100,000. Kunwari lang yun yung mga cost. So ang nangyari, imbis na 1,000 ang ginastos natin, ginawa natin 500 pesos na lang per tao. And it still sufficed kasi ang ginawa natin, ang binili nating mga gamit is nakahanap tayo ng supplier na mas murang sinulid, ni-reuse or ni-recycle natin yung karayom, whatever, no? Naging efficient tayo. So that's one way. Naging efficient tayo, kaya kahit na kulang yung budget pero similar yung results, naging efficient lang ang RMDU in achieving the targets. Yung pangalawa nun, yung kakaiba nun, is ito. Hindi tayo efficient. We still, pareho pa rin yung naging gastos natin, 100,000 pa rin. Pero ang tanong dun kasi, saan kinuha yung variance na 50,000? So lumabas, para ma-reach pa rin natin yung 100,000, ang ginawa natin ngayon, in-engage natin yung mga other stakeholders. So let's say, for example, yung 50,000 ang galing sa health service, pero yung another 50,000, yung 25,000, kinuha natin kay regional director or sa mga police station commander. And then another 25,000, hindi natin hiningi, but rather, may nag-donate ng another 25,000 from
private investors or private entities. So lumalabas na 100,000 pa rin yung naging cost, meaning 1,000 per patient pa rin yung naging gastos natin. Yun lang, 25% nun galing from other units of the PNP, and then the other 25,000 came from the private sector. Hindi tayo naging efficient, but naging effective tayo. Nagets mo yung point ko? Yes, sir. So ganun. So what I'm trying to say is that resource management perspective does not only connotes that you just put there 100%. It's not merely saying 100% siya. Ang tanong kasi dyan is, paano mo nakuha yung 100%? Dapat yan, meron kang specifics. What were the program activities based on measure profile? And then how was it approved? And then yung approval niya is paano yung naging mathematics niyan, diba? Yung iba naman ginagawa ganito. Yung iba pera siya, lumalabas pera yung presentation. Yung iba naman ang ginagawa nila, may pera at may logistical. Ano ibig sabihin nun? Yung logistical calculation is that, katulad ikaw, nasa logistics ka, di ba? Let's just say, for example, nung nagtuli tayo, ang binili lang natin sinulid. Pero yung karayom, dahil meron tayong mga karayom dyan na reusable, yun yung ginamit natin. Hindi na natin kailangan bumili ng karayom. Diba? So nakatipid tayo in a way. Pero ang totoo nun, yung karayom came from logistical supplies. Gigets mo ba? Or na-confuse kita lalo? Yes, sir. Apo, nakuha ko. So, similar din yung kasama dun sa offline tuli yung flyers, di ba? May mga flyers na para sa public awareness. Kaya, pinaskill natin sa mga sa tuli site natin, offline tuli site. Although doon sa budget na 100,000 kasama yung 100,000 as part ng 100,000 is printing of flyers. So ang ginawa natin is kinuha natin yung coupon band and then yung printer natin, ginamit natin yung printer sa opisina. Meaning hindi tayo bumili ng flyers. Hindi tayo nagbayad ng tao para gumawa ng flyers o mag-produce ng flyers. But rather, we made it our own. Pero, in reality, yung ginastos natin doon was a logistical supply supplied by health service pa rin. So, in short, counted pa rin dapat yung cost of bond paper, cost of the ink, in addition to para ma-liquidate mo yung 100,000. Klaro ba yung explanation ko? Yes sir. So, pero hindi siya fit, hindi siya pera. Rather supply siya galing naman sa logistics. So yun, I believe that is one thing that we should be able to expound on. And then at the same time, yung napag-usapan natin before, may nagpasa na ba sa inyo ng mga perspective owner ng community perspective tsaka para process excellence and learning and growth sa'yo regarding sa gastos nila? Doon sa sir, sa akin po sir, wala kasi nakabakasyon. pero nag-usap ba kayo ni Major? Yes sir, nag-usap. Wala pa pong nabanggit sir, pero tanong ko po ulit. Andito na yung mga ibang perspective owner, ba't di mo siya tanungin? Ba't di mo tanongin ngayon yung mga perspective owner? May sasubmit ba kayo? Ayun daw sir. Thank you po sa opportunity sir. Mga ma'am sir, if anything po na makakapagpasa po or may request na po kayo for approval ng mga programs sir, sir ma'am, baka pwede na po ipasa or isubmit. Just now, nag-present yung learning and growth.
meron sila doon kung tawagin is career development program. Although na klaro naman kanina na wala pang project fact sheet yun, pero meron siyang isang competency-based program already, yung biosafety and biosecurity. Which I believe meron na siyang, meron na silang draft na gano'n. So I now ask, we are now asking, Sergeant Pidanis is now asking, learning and growth, do you have anything to submit already as para mapondohan yung program niyo? Sir, as far as learning and growth, with regards to base biosafety and biosecurity, di ba sir, pina-price namin yung iba and there was a rough estimate of less than 70,000. Okay. So if that's what he needs, then we will give him a copy of that pakibigyan na sila ng kopya so that sila naman sa resource management perspective they can now start planning financial planning for your program. So yes, ang scenario kasi natin, it is possible na mabigyan siya ng budget kung naka-include siya sa AOPB. Baga may budget para doon. Now the question is, meron ba o wala? Assuming na meron, then wala natin pag-uusapan. However, paano pag sinabi niya lang, ay naku, wala pala sa plano yan. Wala pala sa AOPB. So two things might happen. Number one, as mentioned ni Major Padua before, sana nandito siya, pero nandiyan naman si Bitanya, si can validate my information, is that ang sabi ni Major Padua last time, kung wala siya sa AOPB o wala siyang budget, what we can do is request the chief, RMDU, si Ma'am De Leon, to approve it. So pag in-approve, again, wala na naman tayong pag-uusapan. Kung okay kay Ma'am De Leon. Eh, paano kung wala, hindi okay kay Ma'am De Leon? So wala tayong ngayon budget. So again, the other thing that will happen now is kung walang budget, hindi rin in-approve ni Ma'am De Leon. So what we are going to do is to find outside source and i-defend natin siya sa next na AOPB na dapat included na siya sa GAA or sa AOPB para ma-present siya pataas. In short, hindi lang tayo titigil doon sa wala kasing budget . So i-request natin kay Ma'am De Leon. Ngayon, sabihin, ayoko yung project nyo or wala na tayong pera kasi nakadedicate na yung pera sa ibang projects natin. So susunod doon is isasama na lang siya doon sa AOPB for the next 2 years. In the meantime, magre-request tayo ngayon from outside sources. In this case, diyan papasok ngayon yung RAG-PTD. So yung RAG-PTD are outside sources natin who can rally or support us kahit wala tayong biosafety and biosecurity. Baka naman meron silang ma-invite from outside so that the unprogrammed training on biosafety and security can be now free for us. Courtesy of RAG-PTD, of course. Gets nyo? Yes, sir. So, after this, sir, we will give a copy to Sergeant Vitanis. Sige, thank you. Thank you din, sir. How about process excellence? Anyone from process excellence here? Meron bang naka-attend dito ng process excellence? Eric, nandito, meron ba tayong process excellence owner dito ngayon? Anyone from process excellence? Meron ba? Meron kayo? Wala? Okay. How about community perspective? Anyone here in community perspective? Morning. Good afternoon, sir. Hi. Good afternoon. Meron ka na bang project fact sheet na pwede mong ibigay sa resource management owners na pwede mong ibigay sa kanila para mabigyan ng pondo? Sir, yung last time kasi na-present ko sa'yo regarding sa project
namin parang hindi siya concert, hindi siya parang hindi siya breakthrough, hindi siya best. Okay lang, basta 'di ba meron meron kang present before. I believe yung vaccination natin, meron yang initiative, 'di ba? Anong initiative mo? Di ba meron yun? Tapos yung sa customer satisfaction survey, although I argued nga last time na nag-usap tayo na hindi siya initiative, rather wala lang kasi lang nakagisna natin. Just the same, meron ka ng, meron kayong ano, di ba? Meron kayong ginawang project fact sheet na may mga funding, may mga nilagay kayo. I suggest, go. Bigyan mo pa rin si ano kung meron ka, kung meron kang project fact sheet. Yes sir, sige po sir. So, pakibigyan na rin ulit si Vidanes so that sila naman din magawa nila yung trabaho nila. Kahit para sa iyo parang hindi siya. Pero ano eh, naniniwala pa rin ako baka mamaya meron, baka meron silang pondo yes. Para diyan, diba? Sayang naman. May pondo pala. Yes po sir. Okay, thank you. Sarge Vidanes, any more that you want to ano? You want to present? Sir, yun lang naman sir yung nadagdag sa amin sir. So siguro ano sir, I'll make sure na lang next ano sir na kumpleto na pati yung mga programs na ano sir na mga naka-align dun sa AOPB tapos approved tsaka yung natapos sir. And then yung sinabi niyo po na kung paano siya na liquidate sir. Yun po yung ano para mas complete po yung ano namin, yung report next time sir. I'll make sure. Sige, thank you. Before we stop and finish this second tactical review, i-remind ko lang din everyone by showing you the presentation last time. So, i-review lang natin yung napag-discussan na natin last time so that hindi natin makalimutan. Tibaling paulit-ulit, huwag lang makalimutan. So ito na, balikan lang natin ng konti yung present ko last time sa inyo. Nakikita ba? Kita naman na. So tingnan natin yung ito. So balikan ulit natin yung sa community perspective. Yung sa community perspective lumalabas na sino ba yung customer natin. So but I discussed heavily last time that it is not only the PNP personnel nakalagay dito but dapat i-consider pa rin natin yung dependents and authorized civilian. Kasi totoo naman talaga mayroon talaga tayong authorized civilians na kinikater ng RDMU at independents. So hindi pwedeng wala. Meron dapat yan. So, to do that, di ba, ito yung prenesen ko last time and I hope ma-discuss natin ito so that hindi naman natin ma-miss yung ibang stakeholders natin. But this needs work pa ha kasi marami pa tayong dapat i-repaso dito sa nakalagay dito sa stakeholder analysis. Given that by the way, kinausap ko na yung health service PSMU. According to kay Ma'am Santiano, wala daw, hindi daw ginagawa ito. Hindi daw, wala daw customer analysis. Which I have under the impression, parang mali. In any quality management system, one of the most important document is a stakeholder or a customer analysis. Without the customer analysis, sinong sineserve mo? Makukonfuse ka kung sino yung customer mo kung hindi kung wala ka nito.
So, ICE, I hope yung community perspective owners natin, let's work more on the customer analysis kasi ito, it needs work. Kailangan pa natin trabahuin ito. On the process excellence, no, mapapansin niyo last time, tinanggal daw itong improved health status. And then pagdating doon sa loob, marami tayong napunang mga measure profiles na mali-mali yung measures. So I will not delve into much this of this one. What I can suggest to you is to watch na lang yung last time na presentation ko, which I will be uploading hopefully by today. Basta nakuha ko na yung recordings, i-upload ko siya doon sa ating bagong YouTube channel, yung Police Management channel that I've created. I hope doon na lang kasi mas maganda talaga yung YouTube in terms of organizing videos. So I hope you will find time to go back at panoorin ito. Then next is yung learning and growth perspective na kung saan nakita natin, no, na dun sa bagong charter statement ni health service, binalik nila yung a dynamic health service organization, binalik nila yung upgraded health service management information system. Shortly lang and briefly lang na I would like to discuss that meron kasing importance tong dalawang to. Tama na binalik nila yung object, yung strategic objectives na dalawang to. Kasi itong highly competent, motivated, values-oriented, and disciplined health service personnel is focused on the individual person, yung tao. I'm not saying it's more important. I'm just saying that it is only one aspect of an organization. Another aspect of an organization in terms of learning and growth perspective is the dynamic health service organization. So dito pumapasok yung organizational development. Oo, highly trained nga yung tao mo. Ang question ko sa inyo, napopromote ka ba? Hindi ka napopromote kasi wala kang TO. Saan galing ang TO mo? Galing ba yan sa pagiging competent mo? Hindi ba hindi? Nanggaling yung promotion mo kasi kailangan mo ng magandang organisasyon na kung saan meron kang TO. So tanungin niyo yung sarili ninyo, ang kailangan ko lang ba maging trained ako or eligible ako? Hindi. Kailangan mo ring maging mailpwesto at mailagay sa tamang pwesto para ikaw ay ma-promote. Now, the next one is upgraded health service management information system. This one is dito na kasi papasok yung records management. Ang problem natin, if puro lang tayo highly competent at saka development ng organization natin, and yet yung information natin is poor or wala. In this case, tinanggal nga siya dito sa pangalawa. Napansin ninyo dito, nag-focus na lang dito. Tinamad. So dito, lumalabas na ang information is very important. So dito na papasok kasi yung okay, na-promote ka. Paano ka mapopromote? Anong basis? Eh syempre may records. Ito yan. Yung training lineal list, di ba? Eh kung wala tayong records management system, paano natin malalaman kung sinong uuna nating ipopromote? Di ba? Then, paano ka ipopromote kung wala namang record? So, kasama pa rin yun. That is talking about internal environment, meaning yung mga personal natin and their records. E paano yung records naman ng mga pasyente? So, just imagine, ano, yung nagpabunot sa'yo nung year 2004. Bumalik ulit sa'yo. So, ano gagawin mo ngayon? Gagawa ka ng panibagong record? Or is it better that you have a records management system that is so good that all you have to do is type his name, Police Major Maguila Salvacion,
And then, tada! Lalabas na yung records niya. Andun na yung mga pasta na ginawa, andun na yung binunot na nangipin. Kung ito naman ay medical, nandun yung kanyang history ng laboratory. Dati pala, addict pala tong tao na to, etc. etc. So, kung may maganda tayong record system, madali siyang hanapin. Madaling makita ngayon yung medical records niya. Unfortunately, dahil tinanggal nga ito, yung upgraded health service management information system, yun lang. Additional gastos kasi maggagawa na naman ng records, gagawa na naman ng folder, hindi mo alam kung sinong mapopromote na susunod. Tapos pag naghahanap yung CEO natin ng mga pinaggagawang accomplishment, mag-akanda, pot-pot tayo gagawa ng bago. So that is, those are things that I think we should be able to maintain in management information system. So hindi lang puro training dapat yung tinitingnan. So yan. Then last but not the least is ito. Balik tayo, balik. Yan. Pag nakita ninyo sa bagong charter statement ng health service, may dinagdag sila, acquisition of modern facilities and equipment. Remove. Wala po nang sabihin niyan. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng acquisition of modern facilities and equipment. Bakit modern? Eh, yung luma nga, tsaka yung mga pakailangan nga natin, wala pa eh. Modern pa kaya. So parang ganun yung mindset ko dito. Pero when I took a look and analyze din yung ibig sabihin nito, pag tinignan ninyo, dito kasi pag sinabing optimum utilization of financial and logistical resources versus acquisition, ang difference kasi nito is based on efficiency at saka effectiveness. Ano ibig sabihin ng efficiency at saka effectiveness? Magkaiba yun, ha? Ito, effectiveness to. Ito, efficiency. So, anong ibig sabihin nito? When you say optimum utilization, sabi ng EOPB, 100,000 lang ang nakabudget sa health service, sa RMDU. Hindi pwedeng magdagdag pa doon kasi yun na yung nakaplano at saka nakabudget for the year. So anong gagawin natin? We must optimize the 100,000 na budget. Kasi yun lang ang meron. Pero itong isa, yung acquisition of modern facilities and equipment, it means ang tutok nito, ang focus nito is not the optimization of ano yung binigay sa'yo as a budget for the year. Rather, ano ba yung kailangan mo talaga? Kasi katulad niya, nangyari yung COVID-19. Wala naman tayong SCF nung araw, di ba? O tinan nyo ngayon, may SCF na. Kasi nga, these are additional equipment, depende kung ano po yung required para sa atin. Meaning, katulad tayo dito, wala tayong MRI. So dahil wala tayong MRI, wala na lang ganun. 'Di ba? Mas maganda sa isang medical center na meron tayong MRI. Sana, 'yun yung ideal. Dito wala tayong laboratory. Although may mga equipment diyan, wala naman, hindi naman din gumagana. So ano yung ibig sabihin noon? Ang ibig sabihin po noon is dapat may budget po 'yun. Or at least man lang meron tayong gamit na mag-a-address doon sa mga pagkukulang natin. So, pag tiningnan mo yung dalawa sa resource management dito, ito, kung ano lang meron ka. Kaya nga ino-optimize mo lang. Ito yung ina-address mo yung pagkukulang natin. Hindi lang siya 100,000, pero ang totoo, kailangan pa natin ng 500,000 as a budget for the year. So ito yung solution doon, yung objective na to. We are now acquiring or procuring or identifying kung ano yung pangangailangan talaga ng RMDU to make it more efficient, to make it more effective. Okay? So yun yung difference niyan. So
to Sergeant Bidanes and Major Padua as the resource management perspective owners, consider nyo rin po, hindi lang yung binibigay sa atin ng health service na yun yung nawa 100% ninyo, na sabi ninyo, activity-based budgeting. Unfortunately, activity-based budgeting only addresses kung may budget ka. E paano kung wala kang ang budget? Paano kung wala siya sa budget ng for the year? Wala na lang. Maghintay na lang tayo 2 years from now. E 2 years from now, iba na yung tao dito. 2 years from now, patay na yung pasyente. So what we are saying here is that we should be able to address problems now as it exists and now na kailangan yung services and equipment natin. So diyan papasok yung acquisition of modern facilities and equipment. Not necessarily modern. It's what we are trying to say is ano ba yung talagang kailangan ng RMDU para to serve better NCRPO. So ganun. Okay? So I hope that these are things that you should be reminded of, na these are things that are, I hope, buwag lang natin basta basahin lang yung nakasulat. But rather, think beyond the box and think beyond ano ba talaga yung kailangan ng mga pasyente natin or ng customer natin. In this case, yung NCRPO personnel, their dependents, and the authorized civilian. So that ends yung session natin. But before we end, I would like to request from our assistant chief, si Major Tadyosa, ma'am. Ma'am, any last words po or closing remarks po based on our discussion for this afternoon during the second joint tactical review in preparation for the third tactical review tomorrow. May tomorrow pa rin tayo. And they, wherein they will be presenting all the corrections and all of the things that you need to revise doon sa mga presentation yung kanina. So ma'am, we are ready for you. Sir, good afternoon po sa ating lahat. So, comment ko lang yung mga efforts ng ating mga prospective owners na ginagawa naman talaga nila yung kanilang best para matapos nila yung sa task nila. So, narinig na po natin yung sa medyo may kulang pa ata sa kanila sa learning and growth. May corrections lang naman ata. Corrections lang, ganun din sa resource management. Sa process excellence, wala tayong narinig. But I hope po bukas po sa ating third joint tactical review, ma-present po po uli nila. So konting ano lang po sa ating lahat, konting tsaga-tsaga pa, be diligent lang. So andito lang naman po kami with the guidance niyang ating Chief PSMU na maitatawid po natin yung ating mga kakulangan pa sa inyong mga dapat na natapusin sa inyong mga sa inyo po mga measures and whatever po. So good luck po sa ating lahat. So huwag po tayong medyo nahihirapan, pero kasi ako nahihirapan din ako pakinggan, pero nakikita ko yung effort. So salamat. And let us just continue to be diligent and just be continue to be at tawag dito, patient. So God bless po sa ating lahat. Thank you, ma'am. So that ends our joint tactical review no second natin. So tomorrow, what we are going to expect are your revisions. So the revisions of community perspective, kung ano yung mga ginawa na po ninyo. Samahan nyo po yung mga naging comments today. What you are going to submit doon sa ating resource management perspective owners din, ha? Yung mga requirements nila para sila naman din ay magawa nila yung kailangan nilang gawin. To process excellence, I don't know if they're here. Wala na nga si wala pa yung isa. Hindi ko alam bakit.
And then yung learning and growth natin, we've seen a lot of progress in them. So thank you very much. And then si resource management naman, nagkataon lang siguro na nasa labas si Major Padua with Lieutenant Muelya. But nonetheless, tomorrow, I don't know kung last day na natin tomorrow for the joint tactical review. Hopefully, yun na yung last. Prior to our operations review on December 3. So, meron tayong December 3 operations review. That would be on Friday. I hope that with the joint tactical review, this has helped you fast track your progress. And again, I apologize kung kailangan na natin talaga gawin to, but I am just really worried that bago po kasi mangyari yung operations review natin, strategy review, sana na-finalize na natin yung mga presentation. Consider this as a learning platform. No? You are being guided on what to do, what to say, and what to put in your documents. Hopefully, if ma-trash out na natin yung mga pagkukulang, by the time that we conduct the operations review on Friday, mas ano na siya, mas concrete na yung laman ng ating scorecards, operations review matrix, and other documents. So hopefully with that, wala na tayong masyadong i-add. And nakakapagod talaga po magsalita ng ganito katagal. I'm just trying my best to be able to hold on then. Whatever you have been hearing from me came from a lot of experience doing this one since 2013. Not saying that I am the best that can teach you or share with you all the things about PNP Patrol Plan 2030. It's just that ito lang yung mga naging experiences ko that work. And I hope it helps you a lot in formulating your perspectives. In fact, baka nagtatanong-tanong na kayo sa ibang PGS o ibang units o ibang tao, baka may mga classmate kayo. And baka nako-compare na ninyo yung ginagawa natin sa ginagawa nila. Right now, I will already say to you that this is far more deeper than any other PNP PGS implementation or execution. Pag nagtanong kayo sa ibang PNP units, yung PSMU nila, I can confidently say that hindi po nila nadi-discuss ito lahat. And it is my hope that with the remaining time I have already shared with you everything that I have gathered all through these years. So yun lang po. With that, I would like to end this session and meeting, and I hope tomorrow will be another fruitful day. And all of you, I wish good luck then for tomorrow. Okay, with that, thank you, and you can now already leave the session at the Zoom. Thank you and goodbye. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.